Tayo po'y dadako na sa pangangaral ng salita ng ating Panginoon. So sa mga nagdaang ating mga topic, ating napag-aralan, yung sa unang pag-aaral natin is yung karapatan ng ating Panginoon at yung ikalawa is yung kanyang kautusan. Tayo naman po ngayon ay nasa ikatlong bahagi ng ating pag-aaral. So di ba po, sa pasimula na pagkakakilala natin o pagkikilalanin natin ang isang tao sa ating buhay. Sa umpisa, di ba, nandun yung pag-aalinlangan natin sa pakikitungo sa kanya. Dahil hindi natin siya kilala, di ba? So, kailangan natin ng panahon na makilala natin siya sa kung ano ang kanyang pag-uugali, ano ang kanyang katangian, at kung ano yung ipinapakita niya sa atin, sa pamamagitan nun, di ba, nagdi-deal tayo doon at doon tayo nakabase kung paano natin siya pakikitunguhan. So, sa madaling salita, kailangan natin na malaman yung katangian o yung karakter ng isang tao para alam natin kung paano siya pakitunguhan. So, nabanggit nung nakaraan sa shorter catechism, question number one. So, paano natin, what is the chief end of man? Diba ang sabi doon, ang kasagutan doon, the chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. So then we must know Him, di ba? How can we glorify God if we don't know Him? So it glorifies God when we know Him more deeply and we can enjoy and serve Him well only as far as we know Him. So it's a must. Kailangan na malaman natin ang katangian, ang karakter ng ating Panginoon para sa ganon, tayo'y alam natin kung paano siya pakitunguhan. So ngayon ay ating titignan ang kalikasan ng Diyos at kung paano tayo dapat na tumugon sa katangian ito. So at ang ating pag-aaralan sa ngayon, sa umaga ngayon is yung kalikasan o ang katangian ng Diyos. Basahin po natin yung ating scripture sa ating na ating gagamitin sa umagang ito sa Isaiah chapter 4 chapter 40 verses 9 verses 12 to 18 at verses 12, 25 to 28. Basahin po natin. Isaiah chapter 40 verse 9 verses 12 to 18 at verses 25 to 28. Sabi po dito, umakyat ka sa mataas na bundok, O Zion, tagapagdala ng mabuting balita, itaas mo ang iyong tinig sa may kalakasan. O Jerusalem, tagapagdala ng mabuting balita, itaas mo, huwag kang matakot. Sabihin mo sa mga lungsod ng Juda, tignan ang inyong Diyos. Sa verse 12 to 18, sino ang tumakal ng tubig sa palad ng kanyang kamay at sumukat sa langit sa pamamagitan ng dangkal at nagsilid ng alabok ng lupa sa isang takal at tumimbang ng mga bundok sa mga timbangan at ng mga burol sa timbangan? Sinong pumapatnubay sa Espiritu ng Panginoon o bilang kanyang tagapayo ay nagturo sa kanya? Kanino siya humingi ng payo upang maliwanagan at nagturo sa kanya sa landas ng katarungan at nagturo sa kanya ng kaalaman at nagpakilala sa kanya ng daan ng pagkaunawa? Masdan mo, ang mga bansa ay parang isang patak ng tubig sa timba, itinuturing na parang alabok sa timbangan. Masdan mo, kanyang itinataas ang mga pulo na parang pinong alabok, ang Lebanon ay hindi sapat upang maging panggatong, ni ang mga hayop niyon ay sapat na handog na sinusunog. Lahat ng mga bansa ay parang walang anuman sa harap niya. Kanyang itinuturing ang mga ito na may kulang, pasawala at walang laman. 18. Kanino nga ninyo itutulad ang Diyos? O anong wangis ang ihahambing sa kanya? At sa verses 25 to 28 naman,
Kanino nga ninyo ako itutulad upang makatulad niya ako, sabi ng banal. Itingin ninyo ang inyong mga mata sa itaas at tingnan ninyo kung sinong lumikha ng mga ito. Sino na, siya na naglalabas ng kanilang hukbo ayon sa bilang, tinatawag niya sila ayon sa pangalan sa pamamagitan ng kadakilaan ng kanyang kapangyarihan at dahil sa siya ay malakas sa kapangyarihan ay walang nagkukulang. Bakit sinasabi mo, O Jacob, at sinasalita mo, O Israel, ang daan ko ay lingid sa Panginoon at nilalagpasan ng aking Diyos ang kahatulan ko? 28. Hindi mo ba nalalaman, hindi mo ba narinig ang Panginoon, ang walang hanggang Diyos, ang lumikha ng mga dulo ng lupa? Hindi siya nanghihina o napapagod man, walang makatarok ng kanyang kaunawaan. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, salamat sa mga salita mo, sa mga katangian mo na nasusulat sa iyong banal na salita. Salamat o Diyos at may pagkakataon kami na pag-aralan ang katangian mo aming Panginoon. At nawa, maunawaan namin ito Panginoon, ikaw po ang kumilos sa bawat isa na naririto sa umagang ito at sa mga makakarinig ng mensaheng ito. Kiluusan mo po Panginoon ng iyong banal na Espiritu upang maunawaan namin ang katangian mo o Diyos. Nawa, tulungan mo ako Panginoon sa pagpapahayag nito o Diyos. At nawa, maging maayos at tumugon kami ng nararapat sa amin pong marinig na mga mensahe sa umagang ito. Salamat po Diyos. Ito po ang aming sinasabot, dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So yun nga po, pag-aaralan natin sa umagang ito yung kalikasan or katangian ng ating Diyos. So nakita natin sa ating binasa sa verse 9, 'di ba? Sabi doon sa bandang huling bahagi ng verse 9, masdan or tignan. Sabihin mo sa mga lungsod ng Juda, tignan ang inyong Diyos, or sinasabi, behold your God. So pag sinabing tignan ninyo ang Diyos or masdan ninyo ang inyong Diyos, ibig sabihin lang nito, tumutukoy ito na tignan natin kung ano yung katangian ng ating Diyos. Marahil, ang konteksto ng binasa nating salita is salita ng Panginoon, is sinasabi dito yung paparating na paghahatol ng Panginoon sa bayan ng or sa bansang Israel, na sila'y mapupunta sa exile sa pamamagitan ng bansang Babylonia. At yung pagkatalong ito ay parang nangangahulugan sa kanila na pagkatalo ng Diyos ng Israel. Ngunit ipinapaalala dito ng Panginoon, masdan ninyo ang inyong Diyos, na kailangan na nilang alalahanin o maipaalala sa kanila ang tungkol sa katangian ng Diyos na kanilang naranasan simula pa ng una. Alam nila yung history ng kanilang bansa mula pa sa pagkaalipin nila sa bansang Ehipto at ang ginawang pagliligtas sa kanila ng Panginoon. At ipinapaalala, tinatawag sila ng Panginoon na alalahanin nila ang kanilang Diyos ayon sa kanyang katangian na kanilang naranasan noong una. So sa ating mga binasang salita ng ating Diyos, makikita natin dito yung kanyang iba't ibang mga katangian. So sa mga talatang ating nabasa, ang Diyos ay sukdulang, walang pagkukulang at makapangyarihan. So sa paanong paraan? So mayroon po tayong tatlong bahagi na titignan dito. Ang una is yung ang Diyos ay sukdulan sa kanyang kalakhan or sa kanyang kalakihan or sa kanyang kalawakan. At ang ikalawa, ang Diyos ay sukdulan sa talino at karunungan. At ang ikatlo, ang Diyos ay sukdulan sa kapangyarihan at lakas. So sa unang bahagi, ang Diyos ay sukdulan sa kanyang kalakhan or kalawakan. So sa verse 12, sinabi doon,
Sino ang tumakal ng tubig sa palad ng kanyang kamay at sumukat sa langit ng sa pamamagitan ng dangkal at nagsilid ng alabok ng lupa sa isang takal at tumimbang ng mga bundok sa mga timbangan at ng mga burol sa timbangan. So kung ating i-imagine, no, iisipin, no, gaano kalaki, gaano kalawak itong Diyos na tinutukoy na to na kaya niyang sukatin yung tubig sa kanyang kamay at kaya niyang dangkalin yung langit at yung magsilid ng alabok sa isang takal. Imagine kung gaano kalaki itong earth, di ba? Paano niya timbangin yung mga bundok? Gaano karami yung mga bundok? Di ba? Hindi ko rin malam, hindi ko rin alam kung merong pag-aaral na ganun. But see, kung paano natin, may imagine ba natin gaano kalaki ang ating Diyos? Gaano kalawak ang ating Diyos? So, walang physical na elemento or walang physical na sangkap ang maaaring limitahan siya. So, since God is infinite, no one can measure the vastness of His presence. Ibig sabihin lang nun, sa lahat ng dako, naroon ang presensya ng Panginoon. Nothing can contain Him. Mababasa po natin yan sa unang hari. Unang mga hari, chapter 8, verse 26 at 27. Sabi po doon, "Ngayon o Diyos ng Israel, idinadalangin ko sa inyo na pagtibayin mo." Ah, by the way, ito yung pagdededicate ni King Solomon sa temple. So ngayon o Diyos ng Israel, dinadalangin ko sa inyo na pagtibayin mo ang inyong salita na inyong sinabi sa iyong lingkod na si David na aking ama. Ngunit totoo bang maninirahan ang Diyos sa lupa, sa langit at sa pinakamataas na langit ay hindi ka magkakasya? Gaano pa sa bahay na ito na aking itinayo? So see, tignan natin yung kalakihan ng Panginoon. Although He's asking God na manatili sa templo, ang presensya na sa templo, but hindi makukontain ang presensya ng Panginoon in the temple dahil hindi siya magkakasya kahit sa pinakamataas na langit at sa pinakailalim ng lupa. So, God is present in any place and in any given time in His creation. Kahit saan. So kung titingnan natin sa atin, sa ating sarili, sometimes ay yung ano, 'di ba, yung parang nakakainis minsan yung sa trabaho. Yung nasa isang lugar ako at tatawagin na naman ako sa isang lugar para gawin yung isang trabaho. I cannot be in the same place at the same time, 'di ba? But God, hindi siya ganon. He can be at the same place at the same time. God is present in any place at any given time in His creation. So kahit sang dako ay naroon ang presensya ng Diyos. Basahin natin sa Psalm, sa mga awit, chapter 139 verse 7 to 10. Sabi dito, "Saan ako pupunta mula sa iyong espiritu? O saan ako tatakas mula sa harapan mo? Kung ako'y umakyat sa langit, ikaw ay naroon. Kung gawin ko ang aking higaan sa Siyol, ikaw ay naroon. Kung aking kunin ang mga pakpak ng umaga at sa mga pinakadulong bahagi ng dagat ako'y tumira, doon may papatnubayan ako ng iyong kamay at hahawakan ako ng iyong kanang kamay." So, di ba? Naroon, kahit saang dako, kahit saan dako tayo naroon, naroon ang presensya ng ating Panginoon. Di ba nga sa school, nung tayo nag-aaral, pag wala tayo sa klase, anong imamarka sa atin ng ating mga teacher? We are absent. He will mark us as absent. Dahil wala tayo sa presensya ng ating klase, maybe we are in the, nasa ibang lugar tayo. Kaya hindi tayo maaaring magkaroon ng dalawang presensya sa isang lugar. In contrast sa Panginoon, He can be. So walang makakapagtago since
nandoon yung presensya ng Panginoon sa bawat lugar, walang makakapagtago sa paningin ng Diyos. Tingnan natin sa Jeremiah chapter 23 verse 23 to 24. Sabi dito, ako ba'y Diyos lamang sa malapit at hindi sa malayo? Sabi ng Panginoon. Makakapagtago ba ang isang tao sa lihim na dako upang hindi ko siya makita? Sabi ng Panginoon, hindi ba pinupuno ko ang langit at ang lupa? Sabi ng Panginoon. So kahit nasa ang dako tayo, kahit anong ginagawa natin, hindi tayo makakapagtago sa presensya ng ating Panginoon. Dahil siya ay sukdulan sa kanyang kalakhan at sa kanyang kalawakan. Diba? So, pangalawa, ang Diyos ay sukdulan sa talino at karunungan. Sa verse 13 ng Isaiah chapter 40, verse 13 and 14, sinong pumatnubay sa Espiritu ng Panginoon? O bilang kanyang tagapayo ay nagturo sa kanya. Kanino siya humingi ng payo upang maliwanagan at nagturo sa kanya sa landas ng katarungan at nagturo sa kanya ng kaalaman at nagpakilala sa kanya ng daan ng pagkaunawa. Meron ba? So, walang sinumang makakapagdaragdag sa angking talino or kaalaman ng ating Diyos dahil siya ay sukdulan sa talino at karunungan. Kahit yung mga pinakamatatalino, pinakawais, pinaka-brilliant minds na nabuhay dito sa mundong ito, may mga limitations yung kanilang mga knowledge. Yung mga ekonomista nga, karamihan sa mga ibang mga nagiging leader ng iba't ibang bansa, they know how to run the country at mapaganda yung kanilang ekonomiya dahil sila yung mga magagaling na mga ekonomista. But even them, even their brilliant minds, nakagraduate sa mga napakatataas, napakasikat na university sa mundo, they still kumukuha pa rin sila ng kanilang mga consultants para ikonsulta kung ano ba yung mas magandang mga pamamalakad pagdating sa pagpapatakbo ng kanilang ekonomiya. Diba? Even them, even their knowledge, their brilliant knowledge has limitations. But our God, His, yung kanyang katalinuhan, yung kanyang karunungan, wala ka nang idaragdag pa sa kanya. So tayo bilang tao na na-acquire natin yung ating mga karunungan sa pamamagitan ng ano? Pupunta tayo sa mga school, di ba? Nag-aral tayo sa mga school para matuto. Dumadalo tayo ng mga trainings, ng mga seminars para makagain ng mga knowledge. Nagbabasa tayo ng mga libro para ma-acquire natin yung mga wisdom, yung mga knowledge na naroroon at makapagbigay ito sa atin ng mga pagtuturo sa atin. Ngunit ang ating Diyos ay ganap na sa kanyang karunungan. Pag sinabing ganap, kumpleto. To the fullness. Wala ka nang idaragdag pa. Hindi na niya kailangan ng karagdagang kaalaman. So, God knows everything in Himself. In His creation and throughout history, God knows the detailed happening on earth even in the future. So, kahit yung mga nakaraan, sa kasalukuyan o yung mga mangyayari sa hinaharap, alam ng kaalaman ng ating Panginoon. So dahil dito, so naraman din natin, di ba? Last time na tayo ay mga creation ng Panginoon. We are a creature of God. So dahil tayo ay likha ng Diyos, alam niya na ang lahat sa atin. Alam ang lahat sa atin ng ating Panginoon. Sabi sa Hosea chapter 5 verse 3, kilala ko ang Ephraim at ang Israel hindi lingid sa akin. Sapagkat ngayon, o Ephraim, ikaw ay naging bayarang babae, ang Israel ay dinungisan ang sarili. So bawat isa sa atin,
mga kanyang nilikha. Kilala niya ang bawat bahagi ng ating buhay. Kahit ano pa man ito, kahit pinakamaliit na bahagi ng ating buhay, kanyang nalalaman. Ang lahat ng pangyayari sa buhay ng tao ay nalalaman ng Panginoon. Sa Psalms 139 verse 3, sabi dito, iyong sinisiyasat ang aking landas at ang paghiga ko at ang lahat kong mga lakad ay nalalaman mo. Alam lahat ng Panginoon. Kahit sa ating paghiga, saan tayo pumunta, maging ang ating mga iniisip, alam lahat ito ng ating Panginoon. Dahil lubusan yung katangian niya ay sukdulan sa talino at karunungan. So, hindi ba ito napakalaking comfort sa bawat isang mananampalataya sa atin na malaman natin ng ating Panginoon hindi lingid sa Kanya yung bawat pangyayari o bawat kalagayan natin sa ating buhay? Isn't it comforting sa bawat mananampalataya na nakikinig ng mga o nakakabatid ng katangiang ito ng ating Panginoon? Kung ikaw ay nagdurusa, alam mo, kung ikaw ay nagdurusa dahil sa pagsunod mo sa ating Panginoon, alam mo na hindi ito lingid sa paningin o sa karunungan ng ating Panginoon. But ibang usapan naman, syempre, pag yung suffering mo or yung pagdurusa is gawa ng iyong mga pagkakasala. So ang lahat ay hayag. Ibig sabihin lang ito, lahat ay hayag sa paningin ng ating Panginoon. Hebrews chapter 4 verse 13. Sabi dito, at walang nilalang na makukubli sa harapan niya, kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa mga mata niya na ating pagsusulitan. Lahat ay hayag sa ating Panginoon. Walang maikukubli sa Kanya at ito'y pagsusulitan natin. Dahil nalalaman niya sa Kanyang sukdulang talino at karunungan ang bawat pangyayari sa bawat isa sa atin. At ang ikatlong bahagi naman ng ating pag-aaralan is yung ang Diyos ay sukdulan sa kapangyarihan at lakas. Ang Diyos ay sukdulan sa kapangyarihan at lakas. Sa verse 25 and 26 ng ating binasa, sabi rito, kanino nga ninyo ako itutulad upang makatulad niya ako, sabi ng banal. Itingin ninyo ang inyong mga mata sa itaas at tignan ninyo kung sinong lumikha ng mga ito. Siya na naglalabas ng kanilang hukbo ayon sa bilang, tinatawag niya sila ayon sa pangalan sa pamamagitan ng kadakilaan ng kanyang kapangyarihan at dahil sa siya'y malakas sa kapangyarihan ay walang nagkukulang. Ang Diyos, ang ating Diyos ay sukdulan sa kanyang kapangyarihan at lakas. So, God has magagawa niya. Ang ating Panginoon, magagawa niya ang lahat ng nais niyang gawin. So God has a complete and total control over everything. So naniniwala ba tayo doon or nababatid ba natin yon na ang Panginoon natin is may soberano at kaya niyang kontrolin at kaya niyang pamahalaan ang lahat ng bagay ng kanyang nilikha? Definitely yes, di ba? Psalms 115 verse 1 to 3. Ito yung mga talata na nagpapahayag ng pagiging soberano ng ating Panginoon. Psalms 115 verse 3. Ang aming Diyos ay nasa mga langit, kanyang ginagawa ang anumang kanyang kagustuhan. Psalms 135 verse 5 and 6. Sabi dito,
sapagkat nalalaman ko na ang Panginoon ay dakila at ang ating Panginoon ay higit sa lahat ng Diyos. Ginagawa ng Panginoon anumang kanyang kinalulugdan sa langit at sa lupa, sa mga dagat at sa lahat ng kalaliman. So ganyan ang katangian ng ating Panginoon. Siya ay sukdulan sa kapangyarihan at lakas. May pamamahala siya sa lahat ng bagay. He has total and complete control over everything. So kung makikita natin, oh, kung ihambing sa mga tao, sino ba yung makikita natin ngayon na malakas? Si Heidelin Diaz, di ba, yung unang nakakuha ng ginto sa ating Olympics, na nagbigay ng ginto sa ating bansang Pilipinas, di ba? So, in his category na 55 kilograms category, di ba? So, sinasabi doon na more than 200 kilograms yung total weight na kanyang nabuhat. Iwan ko lang kung anong pagkakabahagi nun, kasi parang dalawang category yung binabanggit doon. I don't know about that sport. Pero makikita natin yung kanyang kalakasan, di ba? Napakalakas niya kumpara sa isang babae. Mas malakas pa yun siyang bumuhat kaysa sa akin, yung kanyang binubuhat, di ba? Sa bigat kong nasa 70 kilograms. He's in the category of 55 kilograms, di ba? So napakalakas. Napakalakas. Pero may limitasyon lamang yung kanyang kalakasan. Dagdagan mo pa siguro ng 1 kilo yung kanyang binuhat. Hindi na niya kayang iangat yon. But ang ating Panginoon, incomparable sa kalakasan ng mga Olympic gold medalist na bumubuhat sa mga weightlifting, di ba? Yung lakas, yung physical na lakas yung tinutukoy dito. Pero yung lakas ng Panginoon, hindi may kukumpara. So yun lamang yung naisip kong pagkukumpara sa mga kasalukuyan, pero hindi comparable yon sa kalakasan ng ating Panginoon. So dahil nga ang ating Panginoon ay sukdulan sa kanyang kapangyarihan at kalakasan, kaya niya ring isakatuparan kung ano yung kanyang mga layunin. Kaya niyang isakatuparan ang kanyang mga layunin. Isaiah chapter 46. Chapter 46 verse 10. Sabi rito, basahin ko mula sa verse 9. Iyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba. Ako'y Diyos at walang gaya ko, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng magabagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang layunin ko ay maitatatag at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. So, lahat ng layunin ng ating Panginoon ay kanyang maisa sa katuparan. Walang sinuman o walang anuman ang makakapigil o makakahadlang sa layunin na nais sa katuparan ng ating Panginoon. So kung sasabihin natin sa mga mananampalataya, yung pagdating sa kaligtasan, matatakot ba tayo na mawala ang ating kaligtasan dahil sa gawa ng demonyo sa ating buhay? Yung layunin ba ng Diyos ay hindi niya kayang tapusin hanggang sa huli, hanggang makarating ka sa kalwalhatian? So ang layunin ng Diyos sa pagliligtas niya sa kanyang mga tao ay may sasakatuparan niya. Sa dakilang pag-ibig ng ating Panginoon, may sasakatuparan niya ito. Sa dakilang sukdulang kalakasan at kapangyarihan, may sasakatuparan ng ating Panginoon. Walang anuman ang makakahadlang sa kanya. Sabi sa Romans chapter 8 verse 35 to 39. Roma, sa mga taga-Roma 38 verse 39, sinong makakahadlang o sinong makakapaglayo sa atin sa presensya ng Panginoon? Speaking to those who are redeemed. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, niyang buhay, niyang mga anghel, niyang mga pinuno, niyang mga bagay na kasalukuyan, niyang mga bagay na darating, niyang mga kapangyarihan, niyang kataasan, niyang kalaliman, niyang alinpamang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo Jesus na
Panginoon natin. So, ganyan ang ating Panginoon. Ang bawat layunin niya ay kaya niyang isakatuparan. Para sa kaligtasan ng kanyang mga pinili, kaya niyang isakatuparan ito hanggang sa huli. Pagdating naman sa mga hindi nananampalataya sa Panginoon, so, maging ang kanyang pagkakahatol o ang kanyang paghahatol sa mga hindi kumilala at hindi tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo, may sasakatuparan niya rin ito. So, this time, we know that God, na yung long-suffering character ng Panginoon, siguro mga ibang tao, minamak nila ang Panginoon. Kung ang Panginoon ay tapat kong maghatol, bakit ngayon? Maraming nangyayari sa paligid natin na kasamaan. But alam natin ang layunin ng Panginoon kahit sa mga hindi sumampalataya sa Kanya ay Kanyang gagawin sa katapusan. So, walang makakahadlang sa Kanya, sa Kanyang nais gawin. So, Daniel chapter 4 verse 35. So, Daniel chapter 4 verse 35. Walang makakahadlang sa Kanya, sa Kanyang nais gawin. Sabi rito, ang lahat ng naninirahan sa lupa ay ibinibilang na wala at Kanyang ginagawa ang ayon sa Kanyang kalooban sa hukbo ng langit. At ang mga nananahan sa lupa, walang makakahadlang sa Kanyang kamay o makapagsasabi sa Kanya anong ginagawa mo. So ganyan ang ating Panginoong Diyos. Wala rin makakasalungat sa Kanya. Sa Romans chapter 9, verse 19, sinong makakasalungat sa ating Panginoon? Romans chapter 9, verse 19, kaya sasabihin mo sa akin, bakit humahanap pa siya ng kamalian? Sapagkat sino ang makakasalungat sa kanyang kalooban? Sino? Sino ang makakasalungat sa kalooban ng Panginoon? Meron ba? So ang sagot doon is wala. Walang makakasalungat sa kapangyarihan at kalakasan ng ating Panginoon. So ngayon, sa ating konklusyon, dahil nalaman natin yung mga katangiang ito ng ating Diyos na siya ay lubusan sa kanyang kalawakan o sa kanyang kalakhan at ang ating Diyos ay lubusan sa kanyang talino at karunungan at ang ating Diyos ay lubusan sa kanyang kalakasan at sa kanyang kapangyarihan. Ano ngayon ang ating konklusyon sa mga bagay na ito? Sa Isaiah, basahin natin sa Isaiah chapter 40. Verse 20 to 23 or 21 to 23. Isaiah chapter 40 verses 21 to 23. Sinabi doon, hindi ba ninyo nalalaman o hindi ba ninyo narinig? Hindi ba sinabi sa inyo mula ng una? Hindi ba ninyo naunawahan bago pa inilagay ang mga pundasyon ng lupa? Siya ang nakaupo sa balantok ng lupa at ang mga naninirahan doon ay parang mga balang. Silang naglaladlad ng langit na parang tabing at inilaladlad ang mga iyon na parang tolda upang tirahan. Na dinadala na wala ang mga pinuno at ginagawang walang kabuluhan ang mga hukom ng lupa. So, ang ating konklusyon, walang kapangyarihan sa buong sangnalikaw o sa sansinukob ang makakahadlang sa kapangyarihan at karapatan ng ating Diyos. Maging mang ito yung mga pinuno, mga prince, or na nagpapakita ng kanilang kapangyarihan sa mga tao, yung mga rulers of this land, kahit sila, walang kapangyarihan na hadlangan ang ating Panginoon. So yung kanilang kapangyarihan at sa tungkulin at kaalaman, maging doon. Yung kanilang karunungan at kaalaman, hindi makakahigit at makakahadlang sa talino ng ating Panginoon. So kahit ang kalikasan nga, di ba, ay nasa ilalim
ng pangunguna ng ating Panginoong Diyos. We can read that, di ba? We know the story kung paano pinapatigil ng Panginoon or pinapakilos ang kalikasan. So, at wala rin sino man ang wala rin naman sa bawat isa sa atin na makakatanggi sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Lahat ay magbibigay sulit sa ating Panginoon. Sa verse 27 and 28, sinabi doon, "Bakit sinasabi mo, O Jacob, at sinasabi mo, Israel, ang daan ko ay lingid sa Panginoon, at nilalagpasan ng aking Diyos ang kahatulan ko? Hindi mo ba nalalaman o hindi mo ba naririnig? Ang Panginoon, ang walang hanggang Diyos, ang lumikha ng dulo ng lupa, hindi siya nanghihina o napapagod man. Walang makatarok ng kanyang kaunawaan." So, meron bang makakaligtas sa paningin ng Panginoon? Wala. Alam niya ang mga tamang ginagawa at mga kasalanan na lahat ng mga tao sa mundo. Hindi siya malayong tagapanood lamang, nabasa natin kanina. Hindi siya yung Diyos na nasa malapit lang or nasa malayo lang. Nakikita niya or nababatid niya ang lahat ng ginagawa ng mga tao. Ngayon naman, ano ang hamon sa atin dahil sa ating narinig sa mga katangian or kalikasan ng ating Panginoon? Bilang mga mananampalataya, marahil may mga pagkakataon na tayo'y nakakalimot sa mga katangian ng ating Panginoon. Nagkakaroon siguro tayo ng spiritual Alzheimer's disease. So, kinakailangan natin yung pagpapaalala sa atin ng mga katangian ng ating Panginoon, kagaya ng nailahad sa umagang ito, yung mga katangian ng ating Diyos. Sa 2 Peter 1, verse 12 to 15, ipinaalala ni Peter sa mga mananampalataya yung katangian, yung kanilang nalalaman na katangian ng Diyos upang para sa kanilang kaalaman, para sa kanilang comfort. Diba? Mahalaga sa atin, mahalaga na may remind tayo lagi sa kung ano yung katangian ng ating Panginoong Diyos. Marahil minsan na-overwhelm tayo sa mga pagsubok, sa mga pressures ng buhay dito sa mundong ito. Ngunit, ang pagpapaalalang ito ng pagkakakilala natin sa katangian ng Diyos ay ituring natin. Kailangan ituring natin ito na napakalaking pagpapala. At ito ay magdulot sa atin ng pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Diba? Nakaka-comfort sa ating buhay na every time na nandun tayo sa pressures ng life natin, we know the character, yung katangian or kalikasan ng ating Panginoon. At siya yung magbibigay sa atin ng comfort at magbibigay sa naman tayo ng pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoong Diyos. At paano naman sa ating mga kaibigan na hindi pa nakakilala sa ating Panginoong Diyos? Basahin natin yung aklat ng mga ngaral. Chapter 12, 13 and 14. Chapter 12, 13 and 14. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom, pati ang bawat lihim na bagay, maging ito'y mabuti o masama. So ikaw na nakakarinig ng mensaheng ito na hindi pa kumikilala sa ating Panginoong Diyos, dahil na ipahayag na sa iyo ang katangian ito ng Diyos, ano ang epekto nito sa pagkakilala mo sa Kanya? Patuloy mo ba na itatanggi ang kapangyarihan ng ating Diyos? So dahil narinig mo ito, meron kang pananagutan, meron kang tugon na nararapat para dito. Marahil hinahamak mo ang kapangyarihan
ng ating Panginoon at patuloy na pinaparatangan at hinahamak ang kanyang kapangyarihan. Marahil sinasabi mo sa iyong sarili na ikaw ang mas marunong at makakapagpatakbo ng maayos sa iyong magiging buhay. Ngunit nagkakamali ka kung patuloy mong itinatanggi na ang iyong buhay at ang iyong sarili ay sa Panginoon or kung hindi ka aasa sa ating Panginoong Diyos. Dahil sa kasalanan ito, ikaw ay nahaharap sa paghahatol ng Panginoong Diyos at ang kaluluwa mo ay mapapahamak. Ngunit may pag-asa, kaibigan. May pag-asa. Aminin mo sa iyong sarili na ikaw ay makasalanan. Isuko mo ang iyong sarili at magsisi ka sa iyong mga kasalanan at manampalataya sa kasapatan at dugo at katwiran ng ating Panginoong Hesukristo. So sa pamamagitan ng kamatayan niya, ng kanyang dugo at dumanak sa cross ng Kalbaryo para sa kabayaran ng iyong kasalanan. Manampalataya ka rito at ang katuwiran niya na idadamit niya sa iyo ang siya lamang makakapagpawi ng puot at galit ng ating Panginoong Diyos. So gawin mo ito hanggat meron ka pang panahon. So tayo po'y manalangin. Aming dakilang Diyos, salamat at muli mo pong ipinaalala sa bawat isa sa amin yung ilang katangian mo na dapat naming malaman sa amin pong mga buhay. Tunay nga, O Diyos, walang makapaglilimita sa iyo, O Diyos, sa iyong presensya, sa iyong karunungan, sa iyong lakas at kapangyarihan, sa iyong sovereignty, Panginoon. Ikaw ang namamahala ng lahat ng iyong mga nilikha. Nawa, O Diyos, maging maayos ang pagtugon namin sa mga lahat ng katangian, ng pagpapakilala ng iyong katangian sa mga mensaheng ito. At nawa, O Diyos, maging pagpupuri at pagpapasalamat ang ibalik namin sa iyo bilang mga mananampalataya. At nawa, kilusan mo ang mga puso ng mga taong hindi pa kumikilala sa iyo na makakarinig at nakarinig ng mensaheng ito. Kilusan mo po, Panginoon, ang kanilang mga puso, ang kanilang mga buhay. Grant them repentance, kagaya ng narinig namin kanina, O Diyos, na ikaw ang Diyos na nagkakaloob ng pagsisisi ng repentance sa bawat tao. Nalalaman mo po, nababatid mo, even yung mga pinaka-secret things, marahil expert kami sa pagbabalat kayo, yung pakitang tao na tinutukoy kagaya ng mga pareseyo. Ngunit ikaw, O Diyos, na tumitingin sa puso, nakakabatid ng puso ng mga bawat tao, nalalaman mo po ang lahat ng ito. Kilusan mo po, Panginoon, ang puso ng mga taong hindi pa kumikilala sa iyo at bigyan mo sila ng repentance and faith upang kumilala sila sa iyo, O aming Panginoong Hesus. Salamat po, O Diyos. Purihin ka at nakilain ka sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.